¡Ay! Anong nangyari sa'yo? Darling! Darling! Bakit mo ako iniwan? Bakit niya yung pa, ha? Bakit niya yung pa? Mrs., easy lang po. Baka kayo naman ang mangisay. Parang hindi ko yata kaya. Parang kanta. Kaya niyo yan. Gawin lang yung bakal yan, dibdib niyo. Anong humang nangyari? Ayun. Masigabo kaming nagtatalik nang biglang. Bigla siyang inatake. Baka naman sumobra ang pasirko-sirko niyo. Medyo, nasabik eh. Wala ba kayong iniinom na pampagana? Pampisog kayo man ako eh. Actually, meron. Itong... bihag ka daw ba yan? Bihag? Bihag? Bihag ka. Ito yung ininom na asawa niyo? Oo, bakit masama ba yan? Saan niyo naman ako ito? Sa isang promo girl. Ang sabi niya, okay daw yan. Gamot daw yan sa panggigigil na hindi tumitigil. Pero bakit tumigil ang paghinga ng aking asawa? Tawag lang ako sa lab. Mrs. Ngayon lang nakainom ng bihag ka ang asawa? Ngayon lang ho. Eh yung... nagbenta sa inyo ng gamot. Sorry. Kilala niyo ba? Hindi. Paano na ako ngayon? Paano na ako? Mrs. Baka bumangon si Mister. Mrs. Kumultuin tayo ni Mister. Sabi nga pala sa... Asawa ko! Asawa ko! Bakit mo ko iniwan asawa ko? Anong iniisip mo riyan? Baka naman gusto mo i-testing muna to bago natin pasok sa lab. Luko-luko! Ang nakuha kay Mrs. Santos at ang pinainom niya sa kanyang asawa ay isang synthetic version ng Viagra. Sildenafil citrate. Ang ibig mong sabihin, fake? Oo. Ito rin ba nakuha sa nakaraang mga biktima? Oo. Itong synthetic version ng sildenafil citrate, pag pinaghalo sa mga nitrate, pwedeng ikamatay ng uminom. Nagkukos ng cardiac arrest. Nitrate? Nitrates ay madalas pre-prescribe sa mga diabetic, hypertensive at sa mga may sakit sa puso. Well, at least nahuli natin pinagmulan ito. Wala pa tayong nahuli. Ang alam lang natin ay ang paraan nila kung paano ito kinakalat. Abay, kailangan na natin huliin itong mga nagbebenta. Hindi lang. Kailangan mahuli natin ang pinuno nila. Pairalin mo nga ang mga teorya mo. Hulaan mo. Saan ang susunod nilang pupuntahan? Yun lang. Mane. Talaga nangyari? Uminom mo siya ng gamot, tiyak ka. Pagkatapos, bigla na lang siyang nanigas. Mama Andrew. Ang alawans ko. Paano na, Mama Andrew? O, sige na. Saan man ang galing ang gamot? May naglapuhong promo girl dyan sa bakla sa kabilang bahay. Binigyan mo yung mister ko. Di sa ba yung gamot? Ewan ko. Pati mo lang. Hindi pa naman ako nakakagamit nun eh. Ayun na nga ho, namatay ni si Mama Andrew. May sakit pa siya sa puso. Kailangan niya uminom ng mga gamot na tinatawag na nitrate. Dabi. Kaya kayo.
Dalawang bangkay ang inilabas sa isang duplex dito sa Barangay Kalayaan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung ano ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Pinaghihinala ang iisa lamang ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Pare-pareho silang nakangiti. Ito po si Soraya Rieta, nag-uulat. Umuwi na kayo. Tiyak na galing na naman dito mga promo ladies. Anong lugar kaya ang susunod nilang babagsakan? Alam mo? Duda ko sa susunod sila. Doon, sa kabilang barangay. Palagay ko mali. Dahil kung ako sila, ilalayo. Imposible yun. Nakita na natin yung pattern ng pagkatrabaho nila. Yung una nilang tinira ay yung unang barangay. Ngayon, Barangay Kalayaan. Yung susunod na barangay. Kaya unahan na natin sila. Aywan ko lang ah. Pero tingnan natin. Sigurado ako. Ano? Darating kaya? Malakas ang kutob ko na dito sila magbabaksak. Bakit mga nakasuot, madre? De, disguise lang yan. Magandang araw po. Good morning. Good morning, sister. Morning. Donasyon lang po. Tama. Para sa mga biktima po nung nakaraang bagyo. Ignacio, donasyon daw. Donasyon? Eto ho, bibigay ho lagi to sa simbahan. Maraming pera to. Bigyan mo. Pwede na ho sampo. Ayan! Oh, sandaan. God bless you. Thank you. Pahama ka talaga. This guy's totoong madre. Ayan, nakaltasan ako na 100. Malakas pa rin ang kutob ko eh. Dito sila pupunta. Ignacio, pinagbigyan ko na ang kutob mo. Yung kutob ko naman ang sundin natin, ha?